Sumiklab ang malaking apoy sa bahaging ito ng bagong bayan sa Unaga City pasado alas 10, Huwebes ng gabi. Nabulabog ang mga residente. Kanya-kanyang hakot ng mga maisasalba. Naparo ko na lang siya, parang nasusulong plastic. Tapos pagluwas mi, nagdadaralaga na sa mga tao. Kinuha ko ining fire extinguisher. Respondi man tulo sa kasakatae. Ngunyang kulang, pagbalik ko, tama ko apakuta. Kaso pagluwas, kumayo ng pag-asa. Dahil nakaya kang fire extinguisher. Dahil ako nakakaisip tultul, ito sabi ko, first time. Mabilis kumalat ang apoy. Nangamba ang ilan sa kanila sa impormasyong may naiwan pa sa loob ng mga nasusunog na bahay. Gabos man initially, according to family members, lahat naman accounted. And may man pong naunang naibaritang may igwakitang irido or natrap na duwa. Pero may mga bahagyang nasugatan sa pagsalba ng mga anak sa sunog. Pighanap ko tulos si Kagsadiri, nasa ambulansya na siya. Ta, ang inod lang naagapan sa mga aki niya na nagtuturog sa ikaduwang eskalon kay ning pasilidad na ini. Sa pag-salbar niya kay itong mga aki, nagkaigwa siya ning lapnos sa likod. Ang ginibo niya, initsa niya si aki niyang bunso. Hindi naman mapigilan ng iba ang sama ng loob sa nangyari. Nag-start lang magmaray si buhay ko man yan. Nagadan si ama ako 6 months ago. Nagmaray si buhay ko ta. Pero nakahanap man ako trabaho, nag-recover naman si buhay ko. O sino nangyari ninyo? Eto na ngayon ang bakas na iniwan ng sunog na naganap sa isang compound sa bagong bayan Surnaga City kagabi. Ang maliit na daang ito lang ang nagsilbing pasukan at labasan. Pasalamat pa rin ng mga residente na lahat ay nakalabas ng ligtas. Pero ika nga nila minsan, mainam pa ang manakawan kaysa masunugan. Ilang bahay, negosyo at mga boarding house ang tinupok ng apoy. Ang ibang nasunugan bumalik sa lugar. Nagbabaka sakaling mayroon pang babalikan. Nagbabaka sakali lamang na kung ano pa man ang pwedeng mapakinabangan. Mala tayo ni nagpupunpong na sa nakambarya. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. May paunang ayuda na ang lokal na pamahalaan ng lungsod sa mga biktima ng sunog. Sa mga nais pang magpaabot ng kanilang tulong, bukas ang CSN Padagos Kapatid para sa inyong mga donasyon. John Amador, CSN.